Lord Jesus Christ. Hi everyone. Kamusta naman po kayo ngayon? I hope you are all doing fine. Ngayon po pala, muli ipinapaalala sa atin ni Jesus na bumalik at muli maging katulad ng mga bata. Pero I would like to see it this way, na para bagang inibitahan tayo ng Panginoong Diyos to go back to the basics of life. Kasi, you know, ang mga lalang mga bata, they are symbol of mga basics. For example, to give you example, nang bata kami, yung isa sa mga masarap na ulam sa akin noon, hindi naman talaga lechon o adobo. Naala ko, basta may gatas, tapos isaw-saw mo na doon sa kanin, okay na. Tapos just in case walang gatas, pwede na nga yung asukal. Kung walang asukal, toyo. Kung walang toyo, mantika. Pero recalling back, I was happy kami magkapatid doing that. And it's okay. So that's what you call going back to the basic, going back to our childhood, one way to be happy. Pag sinabi pong basic is to know the central importance, yung mga fundamental lang talaga. Tulad ng Boy Scout kami, sabi ng sir namin, o dalhin nyo lang yung mga mahalaga ha. Ano po sir mga mahalaga? Dapat may kanin, may asin, may tubig at may paglulutuan at may posporo. The rest okay na. Kasi alam yung mga kapatid, itong pandemic na ito, ang daming problema na sulputan. And one way to survive in this crisis is to go back to the basics. Kaya nga minsan, kung ang buhay natin ay parang sintas na nakabulbuhol na, di na tayo makalakad, makamove on, I think ang reminder ng Panginoong Diyos when He say, go be like a child again, ibig sabihin, learn to untie the knots. Baka naman there's a way out to our problem by going back to the basic. So I would like to introduce to you the two basic way how to go back to the basics of life like a child. Una, sa ating papaglakbay sa buhay na ito, lalo na tayo nasusuong sa hirap ng buhay, please, don't forget to slow down. So I would like to repeat, please don't forget to slow down. At ang mga bata, master ang pagiging slow down. Minsan nga, di ba naalala ko yung mga nanay sa mga mall, sa mga market, yung mga 4-year-old at 5-year-old, kailangan talaga hawakan. Kasi pag bitawan mo yan, mahuli sila eh, mahuli. Yung mahuhuli, yung nanay nandun na, bata nandun pa sa gilid. Minsan, naisip ko, bakit kaya nahuhuli ang mga bata? Not because they are distracted of the things they see around. Kasi ang mga bata kasi curious, na pinagdadaanan sila, napaka-wow talaga sila, because they find things beautiful around. Minsan kasi tayo mga matanda na, ang focus natin ay yung goal. Pero yung mga bata pinapala sa atin, sometimes happiness comes not because we reach our goal, but because we enjoy the journey, every step of the way. Yung masasabi mo na mga pinagdaanan mo, kahit masalimuot man lang, still life is beautiful and worth living. And that's the gift of the children. They may be slow, but there's a purpose behind. So magandang paala po sa atin yan. Marami siguro kayong goals na gusto pang abutin. But other than the goal, kindly enjoy the process of having this life in this world with the Lord. Minsan kasi po mga kapatid, biktima tayo. Yung full culture na fast. To be the greatest, dapat you must be fast. Naala ko ng first year kami dito, yung may game po na word, yung may mga tiles, tapos pag ganun mo dapat pabilisan in 1 minute, dapat marami kang mas makita mga word. Sumali ako. Yung matalino naming kalaban,
mag 1 minute na, mga 30 na yata na isulat. Ako 3 pa lang, di ko mahanap-hanap. Kasi ang mundo talaga natin rewards those who are the fastest. Well, totoo naman yun, but it cannot be applied to many areas of life. For example, gusto mong magsenti na you are sad because over a problem, kailangan mo lagyan ng timer. Yung pag-iyak mo o yung pagtawa to be with your friends, family, or even prayer, kailangan ba may timer? O yung pagsagot ni God sa mga dasal natin, kailangan ba may timer? Kasi nga, we are not anymore slowing down because we lack patience. Lord, pag hindi pa to nasagot bukas, tatalo na ako. No. Ang may problema lang talaga is our attitude because we don't want to slow down. Respect your own pacing. Respect being human. We need to respect that things will fall place in the right timing. Kaya nga po ngayong pandemic, maraming mga problema nagsulputan. Kulang ang pagkain, kulang ang pera. I tell you, pwede tumaas po ang mga alta presyo natin ito, mga blood pressure. Pwede mag-awayan tayo sa loob ng pamilya. Minsan, di mo na makita yung anak mo na regalo, kundi pabigat na, another mouth to feed. Yung boss mo tumatawag, tinatawag ka ng anak mo, tawag ka ng asawa mo, di mo na alam kung anong unahin mo, nagkasabay-sabay na. Minsan, ang gawin nyo na lang, upo muna kayo pansamantala, kahit 10 minutes lang, huminga muna kayo. Kasi karapatan nyo rin eh, to slow down, because you need to realign yourself, to center yourself in God, so that you will be filled with light, with peace, and with new energy. So don't forget to slow down. Tao lang naman po tayo, di man tayo robot. Ang ginawa ng Diyos ay hindi robot, kundi tao. Taong napapagod, taong may kaluluwa, taong may puso na limitado. At tanggapin natin na talaga limitado lang talaga tayo. Pangalawa, minsan mahalaga din talaga why we need to slow down. Babaan din talaga natin yung mga pangarap natin at gusto sa buhay. Minsan kasi, gusto natin kaagad yung, ano nga ang tawag ng Tagalog ng saranggola? Gusto natin na bigla kagad doon sa taas. Hindi naman, kasi nang bata kami, ang teknik po para maging maayos ang paglipad ng saranggola, dahan-dahan, ayon sa hangin. Hindi mo kagad bitawan lahat ang sarili mo. So yung sabihin, we need to balance also, one by one, our needs, our dreams, our goals. Di mo kailangan pagsabay-sabayin. Ang tawag nga dyan, please simplify your lifestyle. Simplify your thoughts. Simplify what you are thinking. Simplify your habits. Simplify your feelings. Simplify your plan. It is by simplifying that we can reach our goal. Because in the process, we appreciate that life is beautiful along the way. And last po pala, paalala, being slowed down, please enjoy your life. Kahit maraming problema, huwag kalimutan, dapat may mag-enjoy pa rin. Kasi buhay mo naman yan, nag-iisa na lang yan eh. Sayang naman kung di mo pa ayusin at pahalagahan. Wala nang ibang darating na buhay. So please enjoy your life. Kindly slow down. So that's the first basic. Pangalawa naman po pala na basic needs na dapat nyo malaman, alamin nyo yung mga fundamental rules sa buhay. May mga rule talagang kailangang i-follow. Ang mga Pilipino kasi mahilig sa lusot-lusot eh. Hindi pwede. Sabi ni Michael Jordan, yung basketball player na magaling, tinanong siya ng reporter, Michael, meron ka ba yung higanting sikreto sa buhay? Bakit ka successful? Sabi na Michael Jordan, wala akong higanting sikreto. Ang ginagawa ko lang, I really study very well and apply the fundamentals of life. For example, ang basketball, pinag-aralan niya talaga yung rules. Do not skip, walang lusot-lusot. Ang mga Pilipino kasi, minsan yung driver's license, binabayaran na lang. Ay, di man pwede. You need to really study. Ayon ng training, diretso na kagad ng application ng ano. No, kailangan mang orientation, yung mga seminar, mga technique.
You need, do not skip the fundamentals. So sa buhay natin, I would like to point out to you three short fundamentals you need to really know and carry in your life so that you will always live the basics. Una, the first fundamental, please always remember, you are a child of God, anak ka ng Panginoong Diyos. Kaya nga pagkuha ni Jesus ng mga bata, gusto ipaalala sa mga apostoles, o anak kayo ng Diyos, anak kayo, huwag niyong kakalimutan yan. Hindi kayo anak ng mundo, hindi kayo anak ng mga worry ninyo, hindi kayo anak ng mga problema ninyo, kundi anak kayo ng Panginoong Diyos. Turn to become like a child. Anak po tayo ng Panginoong Diyos, galing tayo sa Kanya. Hindi ito mawawala. Irreversible na itong identity natin. We are child of God. And your life will always be valuable with dignity. Yung halaga na hindi mawawala, walang kapantay. And your life will always be more important than money, than work, than any situation, than any problem. Kaya nga unfair naman na nagka-problema ka lang for 1 year this pandemic, tapos sasayangin mo na yung another 50 years of your life. You see how short already, no? Isipin mo, 1 year lang ito, o kahit 5 years, may tira pa naman na 50 years eh. Basta ang mahalaga, kapit lang talaga, kasi isa lang ang buhay, sayang naman. So, next rule, dapat huwag yung kalimutan, know that you have a God to worship and to love. But this God love you first and is faithful to you. At God is bigger than your problem. But syempre, if you make your problems your God, talagang liliit talagang mundo natin. Kaya by knowing the basics, dapat pinapala sa atin, you must know that you have a God to a real God to worship and to love, where you have to put your attention and time. Kaya nga yung anxiety, yung worry, ibig sabihin, we make our problems our God. We put all our attention to our problem. No wonder, it becomes so bigger, the world so small, we forgot that problems are temporary, na maayos pa naman pala. And last po na basic rule, huwag natin kakalimutan, and this is my parting words to you, always remember, life is worth living, no matter what. Pag may mga problema talaga, you will be tempted to think na my life is useless. No, that's all a temptation. But remind yourself, my life is worth living. My life is worth living. My life has purpose. My life is worth living. Tapusin po ninyo ang kontrata ninyo. Ang Diyos lang ang magdidesisyon kung kailan matatapos ang kontrata ninyo sa lupang ibabaw. Pero hanggang nandito pa kayo, may purpose yan. God-given purpose. Depende kung saan hanggang kayo itinakda ng Panginoong Diyos. Wala sa atin desisyon ang pagtakda. It's coming from a God who made us. Siya ang may hawak ng kontrata. So walang sukuan ito ha. Walang sukuan ang buhay. Kasi ang Diyos hindi tayo sinusukuan. Sukuan man kayo ng mga boyfriend ninyo, ng girlfriend ninyo, kung sino man ang sumuko sa atin. Always remember, hindi ka susukuan ng Diyos. So huwag mo rin siya sukuan at mga ibinigay niyang regalo sa atin. Lalo ng buhay na pinagkatiwala. No matter what, don't forget to smile like a child. And do not be too hard on yourself. Do not be too hard. Do not be too serious. Instead, live your life with ease. Problema? Problema lang yan. Pero mahalaga pa rin ang buhay sa lahat kasi isa lang ito at binigay na pa ng Diyos at hindi maulit ang buhay natin. So don't give up on life. Do not give up on people, on your family. Do not give up on your faith. May the holy angels of God be with you always. God bless you. The Father reveals the mysteries of the kingdom to the little ones. Let us pray to our God who shows such love for small and humble people. We bring all our needs.